Kaya po mag-i-spray natin yung sili, mga ka-farming. Pagka kayo po magbobomba ng gamot, lalo pag ganito na po kalago ang inyong pananim, make sure po na simula yung papasukin po yung kanyang ilalim, kasi nasa ilalim po ang kanyang ang mga insekto. Dahil po ganito kalakas ang lagi-lagi ang inyong bomba, mausok po sa dapat na bomba, tapos ganyan simula taas sa ganyan pababang ganun, yan pasok po siya na sigurado po pasok siya, kasi kabilaan po gagawin natin bomba. Magandang araw mga ka-farming, welcome po sa ating vlog. Ngayon pong araw tayo po mag-i-spray ng ating sili. I-spray po tayo para hindi po sakapitan ng sakit at ng mga insekto. Kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tara po, samahan niyo po ako, mga ka-farming. Tayo po mag-i-spray na ating sili, mga ka-farming. Pagka kayo po magbobomba ng gamot, lalo pag ganito na po kalago ang inyong pananim, make sure po na simula yung papasukin po yung kanyang ilalim, kasi nasa ilalim po ang kanyang ang mga insekto. Dahil po ganito kalakas ang lagi-lagi ang inyong bomba, mausok po sa dapat na bomba, tapos ganyan simula taas sa ganyan pababang ganun, yan pasok po siya na sigurado po pasok siya, kasi kabilaan po gagawin natin bomba. Kaya ang panaging galante may ari nito, may ari po rito makunat. Napakataas na po ng ating sili mga ka-farming, no? Hindi po ba? Napakataas na po. Kalago. Ngayon lang po ang ating gagawin sa ating sili. At pagka kayo po mag-i-spray ng gamot, kasi po lahat po ng gamot, hindi po katulad ng tao. Pag sinabing gamot, ay gamot sa tao. Ito po, pag sinabing gamot, lasong po ito sa tao, lasong po sa insekto. Kaya kailangan nyo po nakamas, nakalong sleeve. At saka kailangan po eh, may laman ang inyong tiyan, pagka kayo yung naging bobomba. Medyo mahirap po, hinihingal ako. Bigat yung aking sprayer, kasi puro ng tubig. Tapos may putik po yung aking halakara. Kaya medyo ngal ako, hirap ako magsalita. Marami na pong ano, bunga na yun. Ano na po pag-i-spray niyan? Medyo mahirap nga lang kasi gamot po ang inyong ini-spray lason. Kaya ako po ito binobomba kasi lagi ako nakakakuha ng bunga na merong sagat ng hayop. Yun po nagkakaroon ng sira. Maniwala ka.
pwesto mo eh. Ang ganda pwesto eh, nauna ka pa nga sa akin. Nauna ka pa nga sa akin. Oh. Minutos muna eh. Tama, tagal dito. Oh. Bali, ano po ang bomba, ang spray ito. Weekly po ang ginagawa naming spray kasi lagi po siyang umuulan. Alam niyo, pagka laging umuulan, nagkakasakit kasi ang sundingan. Kaya lagi siyang i-sprayin para meron siya laging proteksyon. Ang ating po kasi mga gamot. Yan po, basta naulan po yan. Nakawala na po ng bisa yan. Kailangan po kasi ang gamot. Tumagal man lang po sa halaman.
dahil pong maliliit, dahil bulaklak, dahil pong litasid. Pwede naman po sila, basta kondisyon po ang dahon niya. Hindi po siya naglulubay ng bunga at bulaklak. Kaya sabi ko sa inyo, ang paglalagay ng gamot, eh dapat po tama. Kapit mo ka ba ngayon? Gino ba tayo? Yun ang kaibigan ko, galante. Galante sa alak. Sahod. Makunat. Hindi ba? Dahil ito naman yung mabait naman to. Kahit naman yung makunat to, yung mabait naman to. Ah, dito pa yung may-ari sa likod sa gilid ko eh. Hindi ko na pakikita ang mukha at baka masyadong ma-expose ang kanyang mukha eh. Kabulisan mga pagkakautangan niya. Hindi mo mga kaparming, lupit ng bunga. Yung pong variety natin ay mahika. Mahika po yan. Yeah. Bali yan, hindi pa naman po siya pitasin kahit po siya malaki na. Hindi pa po yung pitasin kasi may kalubot po ang kanyang bunga. Bali, pag kayo po mag-i-spray, halimbawa, ngayon po kayo nag-spray, kailangan po mga 6 days bago pitasin ang inyong mga tanim para wala na po siyang gamot, para hindi naman po kawawa yung bibili. Kami po kasi ganito trabaho namin, kahapon po kami namitas, ngayon po ako mag-i-spray para bago mag 7 days kaya wala na po siya kagamot-gamot. Lagi po natin tayo pong mga maghahalaman, lagi po natin sa alang-alang ang ating mga mamimili. Hindi po porket hindi nila alam ang ginagawa natin sa ating mga halaman, hindi na po natin sila bibigyan ng ano. Siyempre kailangan po alang-alang po natin sila. Yun lang po ang ating buhay sa ating paghahalaman. Kaya ganito pong namimitas na, masarap na buhay sa pakaramdam. Lahat po ng pagod at paghihintay nyo ng 4-5 araw babalita na po ng tuwa. Siyempre hindi na po biro-biro, bibigay siya yung sasampas sa yung pera nito pagka maganda presyo ng sili. Huwag lang po mamumura, kasi mamumura ka din ng may-ari dahil mong hihingi gamot. May asungot sa likuran ko, laging nakasigaw ang kaparming. Wala pong magawa yung may-ari niya, kaya panayang sigaw, panayang gala. Bubombahin ko ito sa nguso mamaya eh. Ito po yung ating labuyo oh. Napakalago na po di po. Ito ang ating pamaksiyo. At ito naman po ang ating labuyo. Hindi na po makita yung tao sa loob eh. Pagka ano kasi hanggang haras hanggang bibig ko na po yan eh. Ang taas na yan. Kita sa kita mo napakaraming bunga niya ang kabilaan. Eh gusto mo susunod eh bubunutin ko na. Saka ko itataktak. Ayun ah, daming bunga pati yung kabila. Oh, mura pa yun ah. Ayun, mura pa. Yun nga sabi ko sa alanganin, dapat talaga pang ngayon yan eh. Nung umpisa na tayo. Ha? Ba't taga ganyan yan? Nung umpisa na tayo nung ano? Nabigti yan. Nabigti. Kung ba nabigti yan? Dapat natin nabigti. Dapat natin nabigti.
malapit po tayo matapos. Mga dalawang karga na lang po sa mga ating pang-spray. Mga ka-farming, dito na nga po pala ako mag-outro sa aming bahay. Kasi po yung ating pwesto kanina doon sa aking pagbabomba ng gamot, eh napakaingay. Saka marami pong nag-music. Baka po mga CPR lang aking vlog eh. Sayang na lang, sayang naman po. Bali ang akin po nga palang binomba kanina, siya po ay Pegasus. Yung Pegasus po natin, ang trabaho, ang kanyang pong ginagamot sa ating palanim, yung pong ang kanyang pinapatay na insekto, yung pong insekto nasa loob ng dahon, mga ka-farming. Bali ang kanya pong timpla sa ating 16 liters na knapsack ay 10 ml doon sa ating pong scoop. At yung ating naman pong kahalo ng ating Pegasus, ang halo niya po ay yung ating lanet, dupant lanet. Ang lanet po, ang trabaho niya naman po ay patayin din po yung ibang insekto tulad ng mga uod. Yan po pinapatay niya, saka yung mga whitefly. Kaya po pinaghahalo natin siya kasi magkaiba po sila ng trabaho. Magkaiba po sila ng pinapatay na gamot, na nahayop, na insekto. Magkakaiba po sila ng pinapatay na insekto. Paano po mga ka-farming, ako po yung magpapaalam na. Sana po yung may natutunan po kayo sa aking vlog. Maraming salamat po.